as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Rooted and built up in him and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Sabay-sabay po, dalawang verse, let it go. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power. Next time na po iba. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Maraming salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Kami po willing magpaturo, mag-aral. So I pray, Panginoon, the same naman, kayo po ay kumilos sa amin, magturuan bawat isa, aming puso, Panginoon. Kausapin niyo po, Lord, para medyo malalim na naman. Again, but ito po'y pwede maging simple, Lord, sa inyong biyaya. Tulong, Panginoon. So, kayo pong panawa sa amin, magpala, Panginoon, ngayong gabi sa aming pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako na po. Okay, may lakas pa ba kayo? So far, lagi tayo napapatagal. Ganun talaga. Lang. So, 8:15, wala tayong release kasi, pero anyway. So this time ay review natin. So nakadalawang chapter na po tayo sa Colossians. Ang bilis ng panahon. Just tabi-tabi. Ang arutan. Saka sa Sabado, yan pala ang gusto kong sabihin. Ang bilis-bilis na yun na. Tulungan nyo na ako dito. Pati sa JJ Expo, yung record ni Brad. Nakitang-kita kong gugulo ng mga bata. Sabagay, mahina yung pesa nyo, no? Wala kayo masyadong ano. Pero ganun pa gagawin nyo kasi mahirap, napakahirap. Kahit mag-effort pa yung preacher, tapos kayo naman din nakikinig. Eh ako nga, nasa camera lang ako, tinitingnan ko. Talagang pag may tumayo dito, tingin yung iba doon. Ano mga pakinggan nun? Okay, napaka-importante. Again, basic po yan. Sabi sa amin, sa homeschool yung mga yan. Kung di mo kayang kontrolin yung bata, paupuin dyan. At hindi mo turuan yan. So, nauuna po yan. Basic yan. Amen? Tulungan nyo po yung ano, okay, yung lilipad-lipad yung utak nyo. Ayan, katulad yan. Una po yan, no? Training nyo sila. So, hindi talaga kaya, yun nga, unti-unti po yan. Kailangan tiyaga, hindi yung laging galit. Amen? Itindihan? Eita nyo na? Dami ko sinabi, ulitin ko ba? Itindihan mo, Adam? Matututo ka ba kung hindi ka nakikinig? Pwede, pastor. Eh. Manood na lang sa YouTube. Well, hindi yun. Kung dito, hindi ka matuto. Lalo sa YouTube. Kasi, wala lang yun. Yung mga natututo sa YouTube, mga mabilis na talaga yun. Ako minsan, pag ano, alam ko na yan, forward ko lang. Magkukwento lang sino. Forward ko, alam ko na yung kwento eh. Pero, ang daming ano dito, matututunan dito lang mismo. Amen? Amen? Amen. Line Sunday. Line Sunday. Dito kayo. Naglaban nyo. Sino nagpalate pala sa inyo? Anyway. Okay, start tayo. So, yung una, naalala nyo yung title last una? Chapter 1. Ano yun? Nagaling, makalala. Basta yung sige, sino? Ano? Colossians 1a, being filled or be filled with the knowledge of His will. Okay, ibig sabihin dapat hindi lang alam mo yung kalooban ng Diyos kasi marami nga yun. So dapat alam na alam mo halos lahat. Ayong malaman. May lahat mga bata, kahit mga bata, dapat pwede nyo sagutin yung mga simpleng bagay. Anong gusto ng Diyos para sa buhay mo, Adam? Marami yan eh. Pero at least may mga sagot ka dyan. Anong gusto ng Diyos sa'yo? Nangyari sa'yo, maging adik ka? Gusto ba ng Diyos yun? Anong gusto ng Diyos maging ikaw? Maging? Ayan, ano naman kayo eh. Kenneth, tawa-tawa ka dyan. Anong gusto ng Diyos para sa'yo? Maging? Magmask. Gusto mo ng Diyos yan?
Di pa rin maka-get over dyan. Maging tagasunod. Okay, generic, no? Ano nga yung gusto sunodin? Magbahagi. Tama yun. Soul winner. Ano pa? Ulit ko na naman tuloy. No? Pwede ko na ulitin. Ina na natin. Isa-isa ko na nga rin kayo, di ba? So, maraming gusto ng Diyos, pero gusto na maganda. Lahat ng kalooban ng Diyos, at least yung kaya mo at maintindihan mo sa level mo ngayon, alamin mo na. Amen? Tuloy mga bata. Anong tuturo mo sa mga bata? Sumunod ka sa magulang mo. Alam niya na yun dapat. Pero depende nga sa magulang, kung tinayin, minsan hindi alam eh. Ibang bata talaga ang kala mo. Eh, nagre-reflect yan sa magulang. Hindi sumasagot yung ganito yung anak. Malamang sa hindi, ganun din yung magulang. Again, hindi lagi ha. Yung mga anong exemption eh. Pero malaki ang magagawa at epekto nung training ng magulang sa anak. Okay? Then yung part 2 naman, last week, sino makakalala? Dalawa yun eh. Diyan sa... So, si Jesus yung pinaka nag-ano tayo. Actually, hanggang ngayon, no? Ngayon. Asa na ba yun? Pero title natin is The Preeminence of Christ, The Hope of Glory. So, dalawa. So, sabihin, talagang pinuri siya dito. Nilatag natin siya yung pinakadakila, malino, malakas, makapangyarihan, lahat na eh. Amen? Totoo ba yun? Ano ba sabihin kung di totoo? Diba? Siyempre totoo yun. At ngayon, mayroon pang medyo hugging ngayon. Kaya ang title natin ngayon is, nakalimutan ko ano yan. Ito sa binasa natin. All the Fullness of the Godhead. Okay, subtitle, Complete in Him. Amen? Kaya kamaya, may kakantahin tayo. Ayun, kung tinignan nyo kanina. Okay, sisay natin ha. For I would... that you knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea. Tingnan ulit natin yung mapa natin. Yung mapa natin last time. Makita nyo ba yan? Hindi, masira. So, ito po yung modern day Turkey, the Asia Minor. Okay? So, hindi masyadong kita, pero ito yung Colossae. Yan. And then, Ephesus. And then, Laodicea. Okay? Magkakatabi lang halos yan. Kaya nabanggit dito sa... Book of Colossians, sabi dyan, for I would, pag sinabi nga, I would, gusto ko. Okay? So, ako, anong gusto ko dito? Nangyari. Gusto ko ba sumikat lang? Ano mang ginagawa ko dito? Malagay mo, anong gusto ko mangyari? Makinig kayo, tapos, natuto, okay. So, isa sa mga sinasabi ni Paul ngayon dito, meron pala siyang conflict. Ibig sabihin, may problema si Paul. So, pansinin niyo yan, ha? Kinukwento niya yung problema niya. Hindi para manghutot or what. Hindi para magpaawa. Pero minsan kailangan kasi malaman niya ng mga member din, okay? At nabanggit niya pa yung Laodicea kasi nga, kakalapit lang sila eh. Ibig sabihin niya, ang dami, nililibot niya yan, inaalalayan yung mga kapatid, tinuturuan. Diba? Sa atin, dito pa lang eh. So, wala ko masyadong ano dito. Sabagi, sino Joshua? Dito. Mayroon tayong Banaba. Pwede natin maging station yung Banaba pala, no? Sakto pala yun. Ah, minsan. Sa soul winning kaya, doon tayo. Na. Kilala ka ba doon? Yun, magpapakilala ka ngayon. Sa Sunday ng ano. Doon mismo sa pinunta namin dati, di ba? Ando ba si Lola mo? Yung isa lang pinsan mo umalis na. Okay lang ba sa'yo? Sabihin mo ako ha. Kasi tayo ko nang gusto magkaroon ng ano doon eh. Kasi yung dami doon eh. Eh lumipat kayo doon. Hindi tama. Pero ang technique dyan, dapat yun niya kilala ka doon mabait. Hindi loko-loko. Diba? Yan. Daing tao doon. May kilala rin ako nung pinasok ko yan. Ayaw, hindi na sinasagot. Nasinso na ako. Anyway. So yan, so sabi dito ni Paul, so lahat yan, inaano niya, ina-encourage niya. Kasi sabi lang dito, mayroon siyang ano, problema, sabi niya, no, have for you and for them in Laodicea. And for as many as have not seen my face in the flesh,
So, hindi sinabi exactly kung ano yun. Basta mayroon siyang problema, mayroon siyang dinideal. Okay? So, posibleng hindi naman masyadong problema, tapos siguro lang ay nababahala sila dyan. Kasabihin dito is that their hearts might be comforted. Siguro, natatakot na rin. May mga persecution, yun ang ganyan. Okay? Kaya lagi ko kinakamusta. Napansin nyo ba yun? Gusto ko kinakamusta ko kayo. So, huwag kayo mag-isinungaling. Alam nyo yung ganyan yung mga ano, bigla na nawawala sa church. Yun ang problema ng ganun eh. Kung maaga lang sana nalaman, eh ayaw. Sige mo, kung anong pinapalabas sa sarili, wala kang problema, wala. Kung nag-i-honest ka lang, ngayon, kaya mo talagang dalhin, okay. Kung walang problema, hindi wala malaman yan. Pero kung kailangan mo ng tulong, payo man lang, di ba? Sabi nyo sa'yo, hindi naman nangihimasok eh. Gusto ko lang, may gusto nyo i-share, di i-share nyo. Di ba? Kung hindi, ano lang, ang tawag doon? Abstract lang. Hindi naman yung abstract. May problema po ako sa pera, yun lang po, pray nyo. Ayun na. Kung ayaw mo i-share, walang problema yun. Sabi kasi, hanggat maaari, ayaw ko na malaman lahat ng problema nyo. Kasi, di ba? Pero kung hindi mo talaga kaya, sabi mo. So, naiintindihan ba yun? So, dito hindi na sinabi. Pero definitely, may problema siya. So, may sinabi pala dyan, no? As many as have not seen my face in the flesh. Kasi nga, again, walang Skype dati, walang Facebook, di ba? So, basta si Paul, ganyan. So, meron siya mga dinidil doon, meron siya mga tinuturuan siguro din, na hindi mo siya nakita. So, pinoproblema niya pa. So, ano yung gusto ngayon ni Paul na mangyari sa kanila? Ganon din tayo, kaya tinatanong kayo eh. Pakibasa niyo po, ready, go. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the fullness of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, okay, so ang dami. No? So, isa-isa natin ha. Madali sabi ko kanina, hindi sinabi exactly kung ano yung problema nila. Pero, may clue tayo na posible may mga ano dito, may mga natatakot nga, na i-discourage. Kaya gusto ni Paul, anong gusto? Sa mga taga-Colossi, Laodicea, sila yung ma-comfort. At ang kasama doon is being knit together in love. So, posible may kinalaman doon. Baka may nag-aaway-aaway pa doon, sila-sila. Diba? Sabi nga sa inyo last time, parang last week, Sunday. Ang sakit ng ulo ng pastor nyo, kayo-kayo mag-aaway. Eh, meron pa nga tayo win-win sa labas. Tapos dito may nag-aaway. Ang gagawin ni pastor to, di ba? Parang kung nakakita ba kayo ng ano, one-man soldier, nakakita ba kayo ng ganun? Yung mga gano'n, pili ko lang yung ganun, nakita ko lang. Pero hindi totoo yun. Kaya yung pastor parang ganun eh. Pati sarili niyang pamilya, no? Imagine nyo yun. Hindi pa inaawa. Hindi nga. Okay. So anyway, sinasabi niyo yung para yung iba, para matuto. Hindi maging makasarili. Yung iba kala nila, may problema ako, pastor, eh. Bakit ba? Yeah, alam ko. Isa ka nga sa problema ko, eh. Ito pa iba. Kaya sana maintindihan natin yun. Amen? At isa sa mga ano nga dyan ay solusyon. Magmahalan na lang kayo. Pag nagmahalan kayo, sabi sa Bible, tapos na. Fulfillment. Na-fulfill nyo na yung batas, sabi niya. Wala nang problema. Hindi ko kailangan sabihin sa inyo, irespeto mo si kapatid, ay, alalayan mo si kapatid, ay, huwag mong bastos si kapatid, ay, tulungan mo si kapatid. Eh, minahal mo na nga, hindi ko na kailangan sabihin yun. Yun yung sinasabi po dito, amen? Medyo sinummarize niya agad. Ma-comfort, kasi nagmamahalan sila. And then, babalik tayo sa team nating last week. Okay? Yung knowledge na naman. Hindi mo mawala yun sa Bible, di ka tulad sa ibang ano. Sila, nagbobula lang. Tayo puro Bible. Kaya, tiyagayin nyo po yung Bible. Yung Bible quiz na naman na yan. Unti-unti lang naman yan. At least yung overview ng mangyayari sa Old Testament later. Gakwento ni Pastor yan. Kukuha ko ng principle. Alam mo na yung kwento. Hindi yung nangangapa ka. Amen? Again, ha? Yung part 1 natin, knowledge of His will. Ngayon naman, unto all riches of full assurance of understanding. Dapat kasi naiintindihan mo yan. At pag sinabi assurance, sigurado ka. Okay, panaalala ko yung soul winning natin. Kaya tayo minsan, hindi tayo malakas ng loob. Kasi may conflict, mayroong agent di ka makuha eh. Nahihiya ka, alam mong hindi mo sigurado. Eh, hindi ka talaga arriba dyan. Hindi ka makaka-full for, ano dyan. Diba? Dapat naiintindihan mo. At sigurado ka. Eh, ito medyo, ano to, malalim. Okay, pero dadaanan natin. To the acknowledgement of the mystery of God. So, ganyan, pag sinabi mystery lang yung mga bagay na hindi lubos na naiintindihan. Eh, kaya nga intindihin eh. Diba? So, ibig sabihin yan, acknowledgement lang. Ibig sabihin,
dapat alam mo, ina-acknowledge mo na yung ibang bagay hindi mo kaintindihan. Ganyan po yan eh. Lalo kayo, mga nag-uumpisa pa lang, na dapat nakatutok lagi kayo. Hindi yung iba naman, nagyayabang, may natutunan, may nabasa sa Bible, ay kailangan ko, alam ko agad yan, eh, hindi mo alam. I-assume mo na alam mo. Tapos sasabihin mo sa iba, makapahiya ka ngayon. O, paano yan? So, dapat ang knowledge mo ibang bagay is mystery. Okay? Katulad nung ako'y batang preacher, eh, nakakamangha din. Kasi feeling ko may mga bagay ako naintindihan. So, katulad ng pag-ibig ng Diyos, di ba? Alala niyo yung mga youth, di ba? Nakapunta doon. Ano sabi ni Pastor Ray? Naghamon si Pastor. Sabi niya, oh, sige, may premyo kayo, ha? Define nyo ang Diyos. Ay, ang pag-ibig pala ng Diyos. So, bilis. Walang makapagtaas ang kamay kasi mahirap. Okay? So, gano'n. Huwag kayong magmamarunong. May mga bagay talaga hindi natin lubos maintindihan. Pero still, acknowledge nyo yan. And of the Father and of Christ. Okay? Ito na. Kung medyo hindi nyo pa nakuha yun, bakit yan napakalalim ng mystery nyo ng Diyos ngayon? Kasi ito na. In whom are hid all the treasures of what? Money? Gold? Wisdom and knowledge. So yung iba, lalo yung mga pelikulang ewan, kasi nga, ganun ang utak nila eh. Kaya pag gumawa yung pelikula, parang ang gusto nilang tema, puro pera, di ba? Ang daming ganyan napanood eh. Hindi lang masyado marami, pero meron, di ba? Ganun yun, pag, ay pera, yun na yung pinaka final destination nila. Gusto nilang marating, makakamit. Pero sa Bible, ang Diyos, pag nakakilala mo siya, magkakaroon ka ng konting wisdom, knowledge, pero hindi na uubos. Amen? Amen. Basta lang ka po, nag-aaral ka pa, nag-aaral pa rin po ako. Kahit ito, nireview ko na lang, pero iba, inaaral ko pa rin, kaya ako nakikinig sa iba-ibang preacher, pag nakita kong parang kailangan kong malaman din yun. Hindi lahat, kasi nga, hindi lang pwede yun. Pero kaya nga, isa sa mga na-survey ko, salamat sa technology ngayon, di ba? Kaya sabi ko, Pastor, paano mo alam ang baptism lang ang tunay? Hindi ko nga sinabing ganun eh. Ano ba? Kung nakuha niya yung mga ano natin dyan, wala akong sinabing isang dinamin. Kasi maraming pwedeng makibaptist dyan, tapos bigla nilang sisirain lang. Okay? So, pero para naman yung ibang ano, kasi nga inaaral ko rin. In-approach ko yun ng hindi, basta kasi baptist ako, therefore kami tama. Hindi ko ginawa ganun. Inalam ko talaga. Kaya halos kahit hindi ko yan sinulat ng ano, naaalala ko kasi inaral ko eh. Tsaka tinignan ko talaga honestly, bakit sila mali, bakit tayo tama, at sino ba yung tayo. Hindi naman tayong, hindi. Kasi alam niyo naman yung story, di ba? May mga dating tinuro sa akin din, hindi ko inabsorb. O, paano nangyari yun? Kasi inalam ko eh. Tinignan ko, tinimbang ko, tinignan ko sa Bible. Okay, so yung pinaka wisdom and knowledge yan, nakatago daw, okay, sa Diyos. Okay, yung antecedent niya ng Diyos at ng Kristo. Okay? Okay, yung sabihin nun. So, yung sabihin, lagi mo siyang kinikilala, kinakahabang nakilala mo siya, nadadagdaga pa ng wisdom and knowledge. Okay? Lalalim pa yan mamaya. Tuloy lang natin muna ngayon. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. So, sinasabi raw niya, mamaya mag-focus ulit tayo kay Jesus. Kapit lang kayo, ha? So, bakit niya ito sinasabi to? Kasi daw, may darating na panahon na talagang merong lugar sa edad nyo, naman yan, merong lalapit sa inyo at ikaw ay, pag sinabing bigayl, ano yung bigayl? Lolokohin. Pag sinabing gayl, panluloko. Pag bigayl, lolokohin. Paano daw tayo lolokohin? Eh, alam mo na yung katotohanan. Kasi may mga salita po na nakaka, lalo nga pag hindi ka pa kompleto yung training mo, knowledge mo, katulad nung may kilala ako, ganun. Sinabi lang, ang banat lang sa kanya kasi Yahuwa na siya ngayon eh. Hindi ko alam, ligtas yun o ano eh. Pero mabait kasi yun eh. So, yun, siguro, ang binanatan lang siya, alam mo ba yung letter J, kailan lang na-invent? In a way, tama naman. Pero ang sabi kasi ah, yun nga, ang pangalan daw ni Jesus, Yahuwa. Ay, actually sila, Yahuwa. Eh, may ibang, meron pang ibang, may mga faction pa yung mga yan eh. Yung iba, Yeshua, yung iba, Yahuwa, yung isa, Yahuwa, parang ganun. Pero mga sikat ngayon, ganyan, Yahweh, yan, Yahweh, Yeshua. So, nag-influence, influence, yan. So, yun, nalo ko ngayon. Yun na yung pitch sa kanya.
O dapat dito nga, hindi ka baptist kasi yung mga yan, Jesus daw, ganyan. Lalo ako na. Hindi nalaman yung sagot doon. Yung napakadali ng sagot doon. Okay, yung tanong mo lang dyan. Anong pweba mo na yun talaga yung, ano kasi nga, yung Hebrew na wala po yan eh. Namatay yan for how many years? Thousands of years. So even ngayon, hinuhulaan pa nila. Ngayon, nagkaroon sila ng reconstruction ng Hebrew language. Pero ilang taon na yun, hindi na alam talaga. Lahat ng mga inaalang disiguradong exactly ganun yung Hebrew noong time ng Old Testament. Nandiyan nyo ba yun? Kasi tatayuan na nila yan eh. Isa pa, yeah, gusto nila Jewish yung pangalan ni Jesus. So malalapit kayo ngayon sa mga Jewish stuff. Diba? Katulad nung, yan, kilala ni Mason eh. Yung church nila, nagsasabit yun ng kung ano-ano sa bahay nila, puro Hebrew. Puro ganun. So, eh wala, doon na, napunta yung pananampalataya nila doon na. Tapos lahat ng makikita nila lang isa, hindi nila kapanampalataya, mali yan kasi, ano eh. Naloko! Natindihan nyo ba yun? Huwag nyo sabihin, matalino na ako. Agad. Ha? Kasi darating talaga yung mga yan. Na, yun nga, iglesia ni Manalo naman, tsaka yung iglesia ni Soriano. Isa lang ang distinction na, di ba? Yung, hindi nga nila yung si Jesus Cristo, hindi nila ano yun eh. Romans 16:16 lagi yan, di ba? Babasahin mo doon. Eh yung magaling din yung nakausap kong iglesia ni Soriano, hindi raw yun kasi plural yun. Uy, alam niya. Eh kaso merong, kaya daw, Church of God daw talaga. Eh totoo naman yun. Kaso nga si Jesus ba ay Diyos. So pareho lang yun. Moot point yun. Intindihan mo yung moot point yun. Maliit na bagay yun. Yan ang, diyan kayo nag-focus kasi wala kang ibang alam na yun. Yan ang distinction nyo. Okay, naintindihan ba? Kaya ito, hindi mo tayo nagkukulang dito eh. Amen? Eto, kahit nga si Julia, pag laki-laki niyan, sina ano, may mamimit kayo. Di ba kahit kayo? Di ba? Alam mo, si Jana, dito na talaga yan. Ay, kumakamit yan ng ano. Yung dati, binanatan ako ng ano eh. Hindi, nakita ko lang sa ano nila. Yung kesyo daw, iglesia daw, napakalalim daw ng turo na iglesia sa amin yun. Eh di ako naman kasi, batang-bata pa ako nung talagang tinignan ko talagang lalim, ang haba nung pinakitang ano. Eh, bago pa lang ako nun. Kaya medyo maano ka rin eh. Ay, wala kaming ganito kasi Baptist, walang isang dokumento na mapakita. Ito ang aming library ng Baptist. Ano. Ito lang kasi ang Baptist eh. Ito ang ano sa Baptist. Eh, kanya-kanya yan. Okay? So, na ano rin ako doon. Pero bandang huli, ina-analyze ko nga. May tama sila, pero yung mga medyo mali. So, yung ibang bagay, nagsisinungaling nila sila. Katulad ng history, kasi yung na... ni-restore daw nila, ano, kay Manalo. Doon makikita yung cult-like, ano. So, anyway, natapos na natin kay Manalo, di ba? So, binalikan lang natin kasi nga, kung sinabi enticing, nakakaakit. Okay? Iba naman yan, mga CCF naman yan, mga ano, iaakitin ka lang sa ibang bagay. O, alam mo ba? Gusto mo makita si Gary Valenciano, kasama mo, nag-church? Oo! Oh, tatawa ka. Eh, sino ba, di ba? May mga kilala kaming ganun, eh. Kamusta ang ano, church nyo? Siyempre, ang ipapasok mo yung mga ganun bagay kasi salit na doktrina. Amen? O, natawa kayo. Well, salamat, natawa kayo. Ibig sabihin, naintindihan nyo na mali yun. Amen? Yan. So, ayun siya na entice. Yan. So, ano pa? Hindi ko na ano yun, ha? Pero nag-aaral natin yun. Ngayon, ito naman. So, nag-aalala po si Paul na itong mga tinuruan niya ng una, hindi na maligaw. Kaya sabi niya dito, edo alam niya naman si Paul, di naman siya nag-stay na matagal sa ibang place na relatives sa Acts, di ba? Nag-stay siya doon, pero after noon, take off na siya, na-establish na doon. Kaya sabi niya dito, though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit. Ngayon, ginagawa itong ano lagi ng excuse ng iba. Sabi niya, katulad ngayon, sinong wala ngayon? Hindi ka ano ha? Sa amin kasi ginagawa yun eh. So wala muna ako dyan, pero spirit ako dyan. Ano nangyari yun? Ito yung ginagamit nila. Pero yung ba ibig sabihin nun? Una, I believe si Paul, kung kaya niya mapunta doon, andun siya sigurado kasi siya rin yung nagsaay sa Hebrews pala yun. Anyway, oh, nainiwala ko si Paul din yun, yung company. Sabi niya doon, huwag kang liliban, di ba? O, ba't naman niya sabihin ano? So, hindi niya excuse to. Ibig sabihin lang, andun siya sa spirit na yun. Ibig sabihin, pinag-pray niya sila, okay? Inaalam nila kung ano yung kalagayan nila doon. Joying and beholding your order and the steadfastness of your faith. So, alam niya eh. Alam niya ano nangyayari sa Colossae kahit wala siya doon.
So, ganun din ako sa inyo. Inaalam ko yan. Yung kaya ko. Amen? Dating nga kayo, may technology. Pag wala, balibalita na lang. So, ganyan po. Ganun din tayo. Wala tayong walang pakialaman. Kamusta yung ano mo? Kamusta si, ano? Ewan ko dun. Hindi ko alam. Kapatid mo yun, hindi ba? O kaya tatay mo yun, anak mo yun. Huwag niyong ugaliin yun. Amen? Kahit nga, kapitbahay mo yun. Hindi mo, alamin mo lang. Amen? Huwag niyong excuse. Si Paul nga, inaalam niya. So, pero natuwa siya daw nung nakita niya, ay, itong mga to ay nagpapatuloy at nananampalataya sa Panginoon. Tuloy natin. As you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. So, yun yung papunta na tayo sa, ano ha, pinaka-tema natin mamaya. So, sabi dito, eh, paano ba tayo lalakad ng maayos sa Panginoon? Eh, dapat, una, kilalanin mo siya kasi tinanggap mo na siya, nanampalataya ka na, okay? Yung sabi na receive, ha? John 1:12. So, as many as receive Him, gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, hindi yan mahirap. So, ganun din, kung tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka na ngayon, hindi ba lumakad ka ng, sabi nito, so walk in Him. So, inaalam mo lagi anong gusto ni Jesus, di ba? Sabi nga lang, what would Jesus do? Alam niyo ba yun? Huwag niyo gagawin kalokohan yun, ha? Pero yun ang totoo. Kung hindi mo maintindihan, anong gagawin ko? Mag-church ba ako, eh? Mayroon akong assignment. What would Jesus do? Ganun lang yun. Eh, may tukso dito. What would Jesus do? Ay, gusto kong maglaro na lang kaysa mag... What would Jesus do? Ay, alam sa palay ko, si Jesus, aalisin niya yan mga yan. Unahin niya yung Panginoon. Di yun ang gawin mo. Amen? Amen. Ito, yung malalim. Hindi, pero kaya niyo ito. Kasi may preaching na kasi may dito dyan. So, kaya hindi ito yung ginawa kong focus. Kaya sabihin lang, rooted and build up. Pakibasa niyo po. Ready, go. Rooted and build up in Him and establish in the faith as He had been taught. Okay, so pag sinabing rooted, alam niyo may mga halaman, di ba? So, hindi alam ang halaman. So, ano yung parts ng halaman? Anong parts ng halaman, yung main? Body. Ay, nasa ilalim. Ugat, nasa taas. Mga stem. Branch, leaves, flower, fruits, kung meron. Pero yung pinaka-importante doon, ano? No, kasi kung walang bulaklak, walang lahat yung nasa taas, yung wala yung nasa ilalim. Yun ang una doon, yun ang umihigop ng nutrients, okay? Laging ganun. Wala akong alam na ngayon, yung mga bulaklak natin ano dyan, kaya patay agad eh. So, wala akong kailan talaga ang silbi niyan eh. Pero para dadami yan, dapat may root. So ngayon, ganun daw tayo mga Kristiyano. Amen? Lalo mga bata, kaya kayo yung pinaka-focus namin itong mga to. Alam niyo, i-review na lang nila eh. So ano yung magiging root nyo, yung mga bago? Julia, paano ka magkakaugat sa pananampalataya? Makinig. Tama. Kanino? May pasto. Saka kanino pa? Hindi mga backslider, di ba? Kahit kaninong kapatid, katulad yan, sinag-aalaga sa inyo sa Montalba, sila Bud eh. Sinabi ni Bud na, really, assignment, church muna, di ba? So, tama kaya yun. Isipin mo. Doon ka magkakaugat. Isang pag nakinig kang ganun, uy, ugat yun. Next time na nag-doubt ka ulit, may ugat ka na doon, ah, alam ko, ito yung kailangan gawin eh. Okay, ganun din naman yung pagbabasa ng Bible, paulit-ulit yan. Pag hindi ka nag-ugat, ibig sabihin, napansin ko sa mga halaman, di ko alam kung bakit eh. Talaga nasa, ano, parang tao na siguro eh. Kanya-kanyang attitude eh. Ito, pareho lang naman. May cutting dito, nilagay mo sa tubig, dito, ganun din naman. Yung iba doon mag-ugat, yung iba hindi. Hindi ko alam bakit. Parang mga tao din siguro. Yung iba, hindi niya ikinig. Wala, mamaya, patay na. Lanta na. So, ibang ganun, bilang Kristiyano, lanta na. Ano itsura ng lantang Kristiyano? Hindi na nagbabasa, hindi na nag-pray, hindi na nag-church. Lanta na yun. Kristiyano naman siya, kaso wala. Walang pakinabang sa kanyang Diyos. Pero yung malago, anong itsura nun? Parang yun, sa likod natin, mangga dyan. Wala, kahit ilang bagyo ng dinaanan niya, talagang bunga lang ng bunga yan sa panahon niya. So, ganun tayo. Rooted, nag-ugat, build up.
na buo. Okay, parang building, kahit halaman na lang, kung tayo nalang sa halaman. So, ang halaman na built up, talagang may lima sila, may mga bunga, may branches, yan. Magkakadamay na yun, pag the more yung branches mo, maraming leaves, mabigat, yung ugat nun, lalong uugat yun, kasi hindi pwedeng nauga, hindi pwedeng walang humihigop ng nutrients. Kaya katulad itong mga ito, nagbibinata kayo, di ba? Oh, basketball lang, basketball, hindi ka kakain. Ano mangyari sa yun? Hindi, di ba? Kaya kung maraming activities, di ba? Kain ka na naman. So, ganun tayo. Ganun tayo. Gusto natin maging soul winning church to. Hindi lang kami-kami. Pati kayo, anong gagawin nyo? Basa kayo. Makinig. Mag-isip. Mag-pray. Amen? Ganun yung pagka dapat gusto magbunga, kailangan kayo mag-ugat. Yun ang sinasabi dito. Rooted and built up in Him. Hindi kung ano-ano, programa ng church na wala naman sa Bible. Ay ako, active ako basta sa ano eh, yung mga ministry sa mga bakla eh. Nalo ka na. Ay ako basta, galing yung umawit eh. Hindi mo naintindihan inaawit mo. Puro ka awit, di mo naintindihan, di mo ginagawa. O, paano yun? Para ka, yan, parang bulaklak. Ganun yun eh. May use naman nga, so yan, lantagan. Mamaya, papalitan na naman. Gusto mo ba ganun ka sa church? Dami nung ano, kaya sa Mother Church, buti na kabisita tayo doon. Ang dami nung bago. Nasa na iba? Nasa na iba dito? Wala na. Ganun talaga. Nakakalungkot, pero wala eh. Hindi nagbunga eh. Hindi nagugat. And establishing the faith. So, magkakaano po yan ha? Rooted, built up, established. Ibig sabihin, di basta magagalaw na. Andun din na pwedeng sabihan lang, uy, alam mo ba yung letter J? Ayaw ko na sa Baptist. Wala man lang ano-ano. Ngayon, tinuturo niyang ano doon, yung si pastor daw, tsaka yung mga pastor na natanong niya, kaya nasabi ko, mag-usap tayo. Eh, hindi na. Ewan ko. So, ito na naman, as he have been taught. Paano ka ma-establish? Sabi nga kanina, makinig ka. Eh, basta, baka may nagturo din doon eh. Kaya nga, alamin mo nga ano yung totoo. Kaya ako, tinatanong ko natin, si Wayne, bigla na lang nag-yashua, kunwari. Paagalitan ko ba siya? Sirahan ko ba siya? Anong ulang tatanong? Anong gawin? Sabi ko tuloy. Ano sa palagi mong gagawin ko? Tatanungin muna kita, Rain. Ano nangyari? Diba? Kasi para ako din maututo kung sakaling mali tayo. Pero ang obviously yung ginagawa ko sa'yo doon, mag-isip ka. Ano nangyari sa kailing letter J daw po? Anong kinalaman sa palagay mo? Lahat ng mga Spanyol, lahat yung mali. Lahat na na-establish yung gospel sa lahat ng bagay, tapos pangalan lang problema, mali na. Anong kalunguan yun? Tsaka ibig sabihin, wala silang standard Bible ngayon. Ngayon, binabago nila iba, pero totoo ba yun? Ngayon, hindi ako nagtanong, hindi ka sumagot, iba ganun eh. Pag desidido na yun, ako na sa Diyos, kahit anong tanongin mo sa akin. Black. Maliligaw ka kasi hindi ni ayaw mong i tawag dito establish yung ayaw mong tanongin kung mali ka ba or tama. Ang paano ka ma-establish kahit saan yan, sa knowledge, kahit saan yan, sa career, hinahayaan mong subukin ka, ganyan po yan. Hindi ka one-sided. Okay? Kaya doon ka ma-establish in the faith. Okay? Hindi yung doon ka lang kasi sama-sama lang. Ganyan-ganyan. Intindihan ba? At sabi dyan, as he have been taught, hindi ka pwede may naisip lang ako, iba naman, ganyan ang style. Nakakuha lang na idea, paano ba ang church na ganyan? Ah, basta mayroon akong ano, member, kanta-kanta, preach-preach, okay na yung church. Oh, sige, okay. Sali na tayong church. Yung mga ganyan po, yung kaya nga daming na, mga kabuti dyan eh. Diba? Alam niya, yung ano, hindi ko na inano yung mga sa funeral doon. Hindi ko tinanong sa ulamin kami time, pagod na ako. Pero ganun, kung ano-anong church ang sabi. Taga-ganyan po kami. So, siguraduhin mo na ikaw ay umusbong kasi tinuruan ka, hindi nakaisip pa lang. Nagsarili ka na, hindi mo na alam yung roots mo. Abounding therein with thanksgiving. So, ibig sabihin, tinuruan ka, na-establish ka, doon ka parang, again, halaman, doon ka nalalago. Okay? Bakit with thanksgiving? Kasi nga, yung mayayabang naman, hindi na nagpapasalamat, baliwala na yung ano. Ngayon tayo, may magkakaiba tayo sa iba, sa pinanggalingan natin, pero andun pa rin yung pagpapasalamat. Amen? Hindi natin binaliwala na parang hindi natin sila kailangan. Okay? Inacknowledge natin yung mga bagay na tulong sa atin. Salamat sa Panginoon.
Tuloy natin. Ito na. Aga pa naman eh. Okay, basa. Ready, go. Ito, binalikan natin yung kanina ulit. No? So, may nabanggit na kanina mga kalaban dyan, yung enticing words, di ba? Bigayin. So, dito na naman, again, habang nagtuturo ka ng katotohanan, yung mga mali, dinadaanan mo. No? So, paano natin malalaman na sila yung mali? Isa sa mga karakteristik niya kanina, ano na, bigay, di ba? Kasinungalingan. Pero dito naman, spoil. Alam niyo ba yung spoil? Alam natin yan eh. So, maraming ano kasi yung spoil. Pero sa panahon natin, actually, yung ginagamit pa rin yung meaning dati. Ano yung sabihin ng spoiled brat? Ano yung spoiled? Maganda ba yung spoiled? Maganda yun, basta na. Sa Old Testament, di ba yung spoiled nila? Hindi lang gusto sabihin dito. Spoil. Ano yung spoil? Ito, make a mess of, destroy or ruin. Pwede yun. Pwede naman, sabi dito, become unfit for consumption or use. Parang nag-go bad na, yung sabi na panis. Okay? Yung ating saging, salamat ha. Pero na, yung mga bugbog na, huwag mo na isama. Sa, ano. Kasi minsan, hinug na hinug ito, hindi, ganyan. So, mangyayari, kunwari, 90% nung ingredients o maganda, hinaluan mo ngayon ng bugbog na or what, ano mangyayari sa buong ano? May sira din or may sira yung ano, di ba? Lasa. So, ganyan daw po yung mga, itong mga to, katulad na sa panahon natin, especially ngayon, na Kristiyano din sila, may Bible din sila, may pastor din sila. Ano ngayon pagkakaiba? Hindi mo na alam. Anong ginagamit nila? Yan ang tanong. Ito po yung mga example, no? So, philosophy. Masama ba yung philosophy? Masama ba yung philosophy? Pag sinabi philosophy, mahal mo lang naman yung knowledge. Oh, masama ba yun? Siyempre, hindi. Yun ang tema ng Proverbs, eh. So, pwede sabi daw, yun nga, spoil you through. So, ang salita ng Diyos, hindi yan nakaka-spoil. Hindi nakakasira. Matulad nga nun, naalala ko yung Yeshua talaga. Kasi even yung mga suot nila, nakita mo, eh, minsan lang mag-share yun. Ako, patay, ito pala yun. Parang mga Amish. Mga ibang Baptist na nagaganon din. Yung mga babae, nagko-cover. Parang Katolik yung iba. Kasi nabasa sa Mennonite. Nabasa sa Bible. Mali naman context. Okay, na-explain na natin yan sa Hebrews, 1 Corinthians 11. Diba? So ngayon, ano pa? Hindi ko alam kung alam niyo yung Scientology. Yung iba, alam niyo na to, eh, di ba? Alam niyo ba yun? Scientology. Yung sinabi yan, parang religion na rin. Si Tom Cruise ang pinakasikat dyan. So, official ata siya dun eh. So, parang sinasamba nila yung science. Eh, di ba, sambayin yung science? Eh, study lang yun eh. So, kaya napaka ano niya mga yan. Kasi nga, ang galing din man loko ng science eh. Imagine nyo. Kaya yung mga kumikita, yung mga astronaut, yung mga scientist, rocket scientist, alam nyo saan umpisa yan? Ha? Curiosity. Tsaka may nag-pitch niyan. Sabi nila, uy, may buhay doon, tuklasin natin yung buhay sa ibang, eh yung ano, yung tama yun, na parang minamarket nila eh. So, gastos tayo. Tapos pinagkinompetensya pa yung ibang bansa, ay dapat mauna tayo sa moon. Diba nang ganyan? Gastos sila, no? Imagine mo yon. Kaya yung iba dito, yung mga mahirap, tsaka yung mga, ano, kaya naman talaga tayong, kung gusto lang ng gobyerno, kaya tayong tulungan, eh. Kasi million, billion yung ginagamit sa pagpunta sa moon. Ano nakuha nila sa moon? Bato. O, nasan yung bato? Nilagay sa facility na mamahalin din. Gahanap sila ng buhay doon, sa ibang mundo, sa ibang planeta, sa ibang buwan, yung buhay dito sa Earth, binabaliwala. Nakita niyo yung ano, tawag dyan, hypocrisy, tsaka ng irony. Naghahanap tayo ng, ano, baka may ano dyan, may life sa moon o kaya sa Mars.
Eh ngayon, yung dito, yung bata, di ba, yung bata, nabuntis yung ano, kasi kasalanan. Ay, abort na yan! Eh, buhay yun eh! O, bakit mo binabaliwalas, naghahanap ka dun? Eh, kahit sa ilalim ng lupa, may buhay. So, may hypocrisy dyan, kasi nga, may philosophy pumasok, ano nun yung vain deceit. Ganun din yun. Pag sinabing deceit, panluloko. Pag sinabing vain, walang kwenta. Parang ganun. Yung example na yan. Doon tayo lalayo. Tapos, yan nga, yung ang uso naman ngayon, electric vehicle. So, kaya yumaman na naman si Elon Musk, nakaganyan na naman siya eh. Ang galing ng pitch niya eh. Eh walang ano, carbon. Kaso, paggawa pala ng baterya nun, ganun din. Saan sila kukuha? Natindihan mo yun? Parang chicken and egg. Sino mauna? Battery o energy? Ha? Eh, yung energy mo gagaling sa battery. Eh, saan mo gagaling battery? Eh, gagawin mo rin yun eh. O, saan gagawa yun? Kung ano meron ngayon? Coal, kung ano man yan. So, bali, wala. Tapos tinanong pa raw si Bill Gates, sabi, eh, Bill Gates, eh, kailangan pala nating mag, ano eh, wala dapat carbon, di ba? Eh, kasi yung jet plane mo, isang lipad mo lang, talo pa yung tinakbo ng mga ordinaryong tao eh. Nakita niyo ba yun? Eh, nag-usapan niyo dyan, climate change. Eh, ikaw yung jet dito. Ang dami mong usok, Bill Gates, ikaw yung pinakamalami. Eh, di ka naman magsumakay ng eroplano na sa... Sabi pa naman ni Bill Gates, okay lang yun kasi ako yung party naman ng solution eh. Kaya dapat ako okay lang, sila hindi. Makita niya hypocrisy. Eh, sabi ko dito, wag na huwag kayong papaloko. Amen? Kasi pag nagpaloko kayo, ano, party ka na na ang problema. At meron pa isang description dito, paano masabi ng lolo ko? Tulad niya sa Yahuwa na yan. Especially itong mga tinutukoy niya actually dito, mga Hudyo. Okay? Ano yung mga turo ng mga Hudyo na kinonta na ng Christianity? Yung inalis na. Ang dami yan eh. Yung Sabat-Sabat, no? May pinaliwanag yan sa Hebrews. Hindi pala yun ang originally gusto ng Diyos. Na, ay, huwag kang magtatrabaho sa Sabat. Ha? Hindi pala yun. Eh, parang ganun. Pag binasa mo talaga yun sa Exodus, parang ganun. Kasi inaisa-isa pa eh, wala kang gagawin, pati yung katulong mo, pati yung aso mo, kung ano man yan. Wala kang gagawa. Yung palayo mo pala ibig sabihin nun. Kasi nga naman, anong problema kung magtrabaho ka ng Linggo? Hindi nga Linggo yun, Sabado. O eh, ba't ano, Sabado, Linggo, nagtalo pa yung Katolik dyan, tsaka yung mga Sabadista. Pareho naman silang mali. Diba? Ang nag-focus sila sa araw. E sinabi na nga sa Romans 14, at mamaya may makikita rin tayo dito sa Colossians. Maganda sa Colossians eh. Parang hinalo niyo yung Romans saka Hebrews. Mga tradisyon-tradisyon nyo lang yan eh. Uy, hugasan mo yan ha. Sinabi sa Bible, ano ibig nyo sabihin doon na maging malinis kayo? Diba? Pag kumain ka ng madumi, yun eh. Diba? Ilalabas mo rin yan eh. Anong kinalang spiritual mo nun? Wala. Kaya ang tama palang ano nun, in-illustrate na ng Panginoon yun, in-explain niya ngayon. Kaya ngayon, yung mga Kristiyano, hindi na, anong araw ba tayo, ano, ganyan. Ngayon, yung Sunday talagang, ano na yan, established na yan. So, walang problema. Kaya tayo mga Baptist, iba sa atin, Thursday, iba, Wednesday, ang midweek. Kasi nga, hindi tayo ganun kahalaga. Amen? Tapos iba naman, nag-celebrate ng Christmas, yung mga ganyan, iba ayaw. Hindi tayo, ano, doon, dogmatic doon. Amen? Ano ba, yun nga, yung mga circumcision, fasting, ano man yan. Hindi yun ganun kahalaga sa atin. Kasi, again, another illustration niya dyan, or tawag niya, rudiments of the world. So, rally natin yan. Ano yung sabi ng rudiment? Rudiment. Hindi po yun yung ginagamit sa bahay, ha? Cement yun. Rudiment. Ano yan? Ayan, tignan natin dito. Pag sinabing rudimentary, anong sabihin nun? Parang basic. Okay?
Sabi dyan, a basic principle or element or fundamental skill usually is used in plural. Okay, the rudiments of ganyan, rational government. Sa Bible kanina, rudiments of this world. Ibig sabihin ito yung mga basic lang. Okay? Yung mga... Bakit, kunwari, yung mga may... si Bill Gates, ba't kaya sipag nito? Kaya si Elon Musk daw talagang sipag daw nun. Niniwala ba kayo doon? Yun talaga yun. Masipag talaga. Talo pa tayo daw. Puro tabaw, tabaw, ganyan, ganyan. Ang tanong, bakit siya nagtatabaw? Huwag ka mong hahanga agad nagtatabaw. Amen? Ba't siya nagtatabaw? Para makapambabae, di ba? Isa lang yun. Babaero daw yun eh. O ano pa? Payabang. Ano pa? Ito mga asa to, pag in-interview mo to, itong mga bagay, alam nila, sige, magaling sila dyan, pero dito pinapasa. Parang mga atheist. Huwag na huwag kayong mapaloko. Kasi yung sabi dyan, tradition lang yan. Sabihin nila, ito yung tama. Kasi pag tinanong mo, yung sabi ko kasi yung isang classmate ko dati, yung mayaman na sila kasi yung businessman yung tatay niya. Okay. Nandun yung time na nag-iisip-kasip kami, bata ako yun. Pag ganyan kami, anong career gagawin namin sa buhay namin? Sabi sa kanya, ano bang purpose mo sa buhay? Kasi save na ako nun eh. Inapasok ko lang sa kanila. Hindi pa ako ganun mag-solvening kasi. Kasi inapahaging-hagingan ko lang. Ano bang purpose mo sa buhay? Sabi niya, eto, mag-survive. Ano bang purpose mo sa buhay? Mag-survive, milyonaryo na. Kasi nga, ganun, yun ang katanggap-tanggap sa kanila eh. Medyo ayaw pa nga magyabang, pero mayabang din eh. Diba? Mag-survive, yung lagay na yan. So bakit? Katanggap-tanggap sa kanila yun. Yun yung batas nila. Okay? Yung batas ng mga unsaved. Diba? Sabi nga nila, pag namatay ka, ano yun? Whoever have the... Basta yung pinakamarami. Kasi sabi, alam natin, mamatay naman tayo eh. Pero, paano mo sabing victorious ka? Kung baga sa bata daw, marami kang laruan. Tama ba yun? Yun ang philosophy nila. Maniwala kayo kasi pag tinanong mo yan, eh, wala kang napakasipag pa, Elon Musk, ano, wala ka naman palang Diyos. So, ano sinong pinagliligoran mo? Wala. Mas maganda, mamatay tayo. Di mas mayaman ako. Yan yung mga wag na wag nyo raw aaralin. Wag kayong susunod doon. Kasi alam nyo, walang sense yun. Sana, ha? Kaya alam ko rin dito, yung mga alis dito sa church, alam mo na yun. Kasi narinig nyo na eh, katulad ng mga, ano yun, diba? Kaya hindi rin makasagot yun eh. Pag tinanong mo, ba't wala ka na sa church? Ba't hindi na sasagot yun? Kasi alam nyo, isasagot nila, narinig nyo na ng preaching dito, hindi ano eh. Hindi papasa eh. Ako mas gusto ko na yung gano'n, na iniwanan ako siya yung nasa mali, hindi ako yung nasa mali. At hindi ko na siya pinapalo kasi alam ko na yun, kasi may ginawa akong mali sa kanya eh, kaya hindi ko siya mapalo up. Mabuti nga maulis na siya. Hindi tayo ganun, di ba? Kung may mali tayo, gusto natin malaman. Maintindihan nyo ba yung rudiments ngayon? Yung mga gusto nila, yung mga goals nila, yung mga basic ano nila, dahilan, bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay, huwag mo nang alamin yun. Pwede mo alamin, pero huwag mo sundan. Yung kasi sabi nyo, after eh. Alam nyo, after? What are you after? Ibig sabihin, ano yung gusto mo, ano yung hinahabol mo? So, wag ganun. Alamin mo lang, pero pag nakita mo na lang, pera lang. Ano, mas maganda sasakyan? Eh, yung sasakyan, parang pag may pinindot, tsuk, may gumagano. No? Nakita ko na naman si Bland. Kilala si Bland. Yaman din daw nun eh. Si Bland eh. Hindi nyo alam. Okay lang. Pero ganun yung mga kotse. Una-una, makahanga ka talaga. Hindi, pagkatapos, ano na, magkano yun? Babayaran ko ng ganun yun. Diba? Kaya nga, nag-ausap kami si Alvin nung ano, Sabado. Kaya, ang ganda ng sakya niya eh, nakita niya ba? Eh, binenta niya na kasi nga wala eh. Mahal niya pag nasira. Maganda lang, anong gagawin mo sa maganda? Kailangan ba ng maganda? Yung sakya, kailangan mo gumagana. Tatagal, nagagawa yung purpose niya. Ganon din ang mga Kristiyano ngayon. Kaya wag na wag kayo matututo ng mga ganyan. Dahil kung bang gusto sabihin, actually, isa-isayin mo lahat ng mga churches, kahit yung mga companies, kahit mga tao, ano yung hinahabol nila, doon magkakaalaman. So, ngayon, ano yung kabaliktaran ng rudiments of this world?
Eh kung hindi ko hahanapin yung pera, yung kaunlaran, kasikatan, eh hahanapin ko. Ganun yung mga save. Tsaka mga hindi naturuan. Tayo alam na natin agad. Amen? Anong gusto mo, Kenneth? Kung hindi ang kayamanan, anong gusto mo? Ba't ka magsisipag? Para? Ay, hindi na ako magsisipag. Mali din naman yun. Magsisipag ka. Pero para saan? Christian, tulungan mo si Kenneth. Ha? Magsisipag ka ba? Eh, yun ko naman yumaman, pastor eh. Ayaw mo ba yumaman? Ulit-ulit lang tayo, ha? Kasi para doon sa iba makakahabol. Oh. Anong gagawin mo sa buhay mo? Gusto mo ba yumaman? Gusto mo humirap? O siya pwede? Gusto mo maging mayaman? Ha? Para saan? Pag yumaman ka na, ano na? Ikaw na si Elon Musk. Tanda na, binata pa rin. Fling-fling lang. Tapos wala namang malaking bahay yun. May mga interesting ano rin sila eh. Pero, ano? Sige. Para matutuloy iba. Sinong gusto? Magsisipag ka ba? Para saan? So, para makakain lang. Eh, basic na yun. Kung kumakain ka na nga, oh, give na yun. Kumakain ka na. Meron ka ng sakyan. Ano? Pamilya. Eh, yung pamilya mo, mas mataba pa sa'yo. Paano na? Nakakita ka na ba nun? May project nyo, naitindihan yung mga bata, yung po-project nyo, pag sa is after, saan ka sumusunod? O saan ka pumupunta? Doon po, bakit? Kasi meron ako nakikita doon na yun ang pupuntahan ko. Anong gagawin mo sa buhay mo? Anong target mo? Julia? Yun! May bumubulong ata doon eh. Tama! Ano daw, para? Sa pamilya. Pamilya? Anong isasama mo? Ano talaga? Sinabi na yung sagot, mali na. Eh, anong gagawin sa Panginoon? Eh, Panginoon na siya, Diyos na siya eh. Julia, ba't mo kailangan paglikuran ng Panginoon? Eh, Diyos na siya, mayaman na siya, lahat na sa kanya na eh. Ha? Okay, nililito ko lang kayo. Obviously, katulad nga na pinag-aralan ng last week, sa kanya dapat lahat yan. So tama ngayon, wala ka nang kailangan idagdag sa kanya, wala ka nang kayang idagdag, pero meron, kaya nga niya ginawa, eh, may purpose ka eh. Ngayon, kung hindi mo siya kayang dagdagan ng kayamanan, anong kailangan, ano ba gusto niya, ba't niya ginawa? Sundin mo yun para matuwa siya sa'yo. Kaya kahit ano, gumagawa ka ito, kaya nga, hindi naman sa ano, kaya pinalagyan ko yun ng alarm para hindi tayo mahirapan. Hindi lang para, masaya din ako kasi nga may chup-chup. Pero dati hindi ko na nga pinalagyan, nagtipid ako ng ano, magkano lang pala yun. Pero kasi nga, naiwanan ko yung susi doon. Tapos tumakbo na kami ng malayo, hindi pala lakalak, anong pasang pa yung lock? Kaya nilagyan ko, eh, nag-automatic na ngayon. Amen? Kaya ano yung sabi ko? So dapat alamin yung mga bata kasi nga, hindi lang yung takbuhin nyo. Kaya 25 ka na, mag-iisip ka na naman yan, re-evaluate mo na yung buhay mo. Kaya nga, establish mo na ngayon, maglingkod ka sa Diyos para matuwa siya, whatever happens to you, kung hindi ka masyadong successful, mayaman, na-accomplish mo yung goal mo. Na yung ako, yung goal na kaya mong i-achieve kasi ang Diyos na nagbigay sa iyo noon. Sino na asal dito yung na, mahina kayo sa klase? 'Di ba? Tapos sabihin mo, eh dapat makuha niyo 'yan. Eh talagang hindi kaya ng kapasidad mo. Mag maasal lang yung teacher sa'yo, maasal ka lang sa teacher kasi mali yung standard niya. Ang Diyos magaling, ang i-demand niya lang sa iyo yung kaya mo kasi alam niya rin 'yon. Hindi naman ba yun? So, ganun sa paglilingkod sa Diyos. Ako dito, di ako na-insecure sa kahit kanino. Doon nakikita ko yung gawain nun. Ang ganda, ang ganda. Eh, ganun talaga. Nagtanim sila eh. Amen? Pero tayo, ako, mas natutuwa ako dito. Kasi lalo nga, pag talagang ang church kasi, tao. Okay? Ako, maaasar ako pag mga karnal kayo dito. Kahit 1,000 tayo dito, mga karnal naman. Hindi na lang. Amen? Yan ha, kaya nagtagal tayo dyan kasi dito yan, pinaka na yan dito sa 9 and 10. So, wag na wag kayong gagaya-gaya. Sa lalo na pag puro sa tao lang yung mga yan, philosophy, walang nakwenta-kwentang, panluloko, mga ang goal nila sa buhay, makamundo.
kabaligtad noon after Christ. Tignan mo si Christ, ano maginawa ni Jesus? Alam niya lahat, kaya niya lahat. Anong ginawa niya? Nagpakayaman ba siya katulad ni Elon Musk? Ah, ni Herod? Naging conqueror ba siya? Kaya niya ang gawin yun eh. Oh, ang ganda na, no? Anghel yung mga ano niya, no? Conqueror niya lahat yung buong mundo. Sigurado. Kasi walang kwenta sa kanya na conqueror yung buong mundo. Pag-aralan niyo sa history, mga bata ako, na ano rin ako sa history niya, natawa akong ewan eh. Kung nakonquer na nila yun, sabi yung tanong, oh, wala tayong makakain mga Romans. Magtatanong na sila, oh, ano na? Ang gagawin natin sa buhay natin? Diba? Alam niyo, si Alexander, ganun din yun. Ano na, wala na, wala tayong makakain. Doon pa sa India. Sabi ng mga tao niya, patayin kaya. Hindi na sila nakauwi eh. Hindi alam ng tao kung anong gagawin sa buhay niya minsan. Kaya may controversy doon kay Alexander. Pinatay ata ng mga tao niya kasi ayaw umuwi na eh. Mayaman na sila, ayaw pa. Parang ganun din yan. Si Bill Gates, mayaman na. Hindi alam gagawin sa buhay. Hindi din po siya. Ano pa? Hindi dahil mo. Kaya mag-umpisa, ang dapat ang target nyo, yung gusto ng Panginoon sa akin. Okay na okay yun. Hindi ka man umaman masyado, eh nasa kalubang ano, Diyos, salamat, dito kayo, di ba? Kumita ng konti, maglingkod sa Diyos. Gano'n na. Hindi ako yayaman dyan eh. Sino yung sabi sa'yo? Tanongin muna, saan ka yayaman? Saan mo gusto yung mayaman? Yun, unang tanong. Kasi yung bagano, hindi ako yayaman dyan eh. Mga pilosopo pa yung ano, yung Tuesday din. Hindi ko na pinansin, pagod na ako eh. Alam mo yung mga karamihan, lalaki lasinggero, di ba? Ganun. Inanong ko na lang. Hala kayo dyan. Ito na tayo ngayon. Bakit tayo mag-focus kay Jesus? Ito na yun. Sinasabi kanina dito. Yung ano ba yun? In whom? Ang Diyos yan. Tsaka God the Father and Christ. Binalik po dito yan. Eh dapat after Christ natin. Kasi nasa kanya na lahat. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, aralin mo natin yung sabi ng Godhead. Pag sinabing Godhead po, yan po ay yung Godhead, yan yung Diyos, tunay na Diyos. Okay? At pero yung sabihin ng Godhead is Godhood, actually. Yung sabihin, pagiging Diyos. Kaya ngayon, ito, nagpapagandang ano na naman ito sa deity of Christ. Yung sabihin, nasa kay Jesus na daw lahat-lahat ng pagiging Diyos. O, nasan pa yung iglesia ni Manalo dyan? Diba? The fullness, ibig sabihin kabuuan. Kaya ngayon, never kayong, ano ngayon, itong mga Pentecostal, medyo magaling sila dyan, kaso nga OA. Pero in a way, yung pagiging OA nila, at least may makuha tayo dun. Kasi totoo naman na hindi yung pwedeng magkulang ka sa pagpuri sa Diyos. Alam niyo ba yun? Pero tayo nga, according to knowledge, dapat, hindi yung ikisabay ka lang. Jesus, Jesus. Oh, tumantuwa kaya siguro si Jesus, kahit hindi kaligtas, namalagay mo. Tayo dapat magganon. Amen? Kailangan din purihin ng Panginoon kasi una, naintindihan, ligtas tayo. So, bakit daw? Bakit siya yung dapat nating papurihan, maglingkuran? Eh, nasa kanya na kasi lahat. At sabi dito, yung kabaligtaran na ang sa Panginoon, nasa kanya lahat. Kapangyarihan, glory, honor. Ano sabi sa Revelation? Lahat na, power, glory. Sa kanya na yun eh. Ngayon, sa atin, paano na? Wala na sa atin. Eh kung Panginoon mo siya, sabi dito, ye are complete in Him. Kompleto ka na, kung anak ka ng kanari. Sabi yung madalas talaga na, si Bill Gates na naman. Masa masama example. Pero this time, gawin natin ano lang, mababaw ha. Sobrang yaman itong taon to. Tapos yung anak niya, magdududa pa sa future niya. Ganun ba yun? Sa akin, baka hindi ako kumain bukas. Ha? Mag-isip ka kung anong kakainin mo, hindi wala kang kakainin kasi tatay mo, walang paglagyan ng pera niya eh. Intindihan niyo ba yun? Na-imagine niyo ba? Imagine mo yung tatay mo, walang paglagyan. Ito lang gusto ko sa kasi sinanay ko sila eh. Hindi sila, ano, pero minsan nakakapansin din si mami yan. Kasi ano, ganyan, kaya minsan, ihingi rin ba, di ba? Kasi kung meron siyang pambili ng gano'n sa ministry, pang ganyan, siguro meron sa akin yan, di ba? Matalino ka. So, gano'n din tayo, pwede tayo maging matalino. Sino insecure ngayon dito? Sino naiinggit sa mga unsaved?
So sana wala sa iyo lahat 'yan. Itaas mo lang Panginoon, eh mataas na talaga siya, ibig sabihin sa buhay mo. Personally, purihin mo siya, paglingkuran mo siya, sundin mo siya. Pag natuto ka, habang tinuturo ka, ano mangyayari sa iyo? Hindi mo alam problemahin yung mga bagay, hindi mo alam problemahin. Amen? Nagwawala akong kainin. Natawa ako dati kay Pastor Jun, gano'n yung mga ano nun eh. Hindi ko alam, nangaasar. Eh, si Pastor magaling din eh. Hindi. Huwag ganyan sabihin na, pero gano'n talaga, alam naman niya yan eh. Si Pastor Jun, isang ganyan. Pastor, wala kami eh. Sabi ni Pastor dito, ba't tumataba ka ka eh? Ang sabi mong wala ka, walang wala kayo, parang hindi ako maniniwala. Ngayon, may, pag pwede natin, may diabetes na. Sana naman tayo hindi magkaganon. Matindihan niyo ba yun? Dapat alamin mo lang yung binigay sa'yo, huwag kang maalti naman. Huwag sabi, parang naalala ko talaga si Ruth. Naalala si Ruth, tsaka si nanay niya, Naomi, di ba? Sabi ni Naomi, ay, huwag tayo dito, pumunta tayo doon. Kasi wala na tayo. Pero ba't naman sinabi, nung lumabas siya, meron pa siya eh. Ibig sabihin, hindi lang siya kontento. Parang iba na mga gusto mag-migrate. Kasi baka daw kaya siya mayroong mas maano doon. Eh kung nag-migrate ka sa Ukraine, patay ka na. So, you are complete with the in Him, which is the head of all principality and power. Sa Kanya lahat yan. Pastor, parang ano ako, syunga-syunga ako, hindi ako marunong. Sa Kanya lahat yan. Eh, basta, diba nakita niyo yung mga batang nagpaturo sa tatay na marunong? Minsan, hindi na nga siya nagsikap eh, kaso marunong yung tatay, eh, dala-dala siya doon. Naitindihan niyo ba? Ganun din sa church. Minsan, kung nakikinig ka lang sa preaching, kahit hindi ka masyado mag-aral dito, so, maganda mag-aral ka rin. Pero kung na-champion mo yung pastor na marunong, oh, hindi mo kailangan masyadong mag-aral na kasi tinuro na dito eh. Di maniwala ka na lang. But of course, ideal, ikaw din. Diba? Para may time na yun. Ayun, tapos na tayo. Saktong isang oras yan, oh. Okay. So, di ko nang malayan eh. Sana, inuturan tayo ngayon. Napaganda ng Colossians, huwag kayong bibitaw. Amen? Huwag kayong palit. Ano, kala ko, iyak na ako kanina eh. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Colossians, Panginoon, I pray na imagine din namin, Panginoon, yung mga tinuturo ni Paul sa kanila, na sila'y katulad din namin, isang church na may pagkakamali, Panginoon, may mga kahinaan, Panginoon, but may mga kalakasan din. I pray na kunin namin dahil namin magturan dito, Lord, tulungan niyo po bawat isa, bawat astansya, Panginoon, salita ay appreciate namin, Panginoon, aralin. At even sa pag-uwi namin, Panginoon, ay kung hindi pa rin nakuha, ito ay panalangin na maitindihan din namin. Patuloy kami, Panginoon, yung mga bagay na, again, iba-iba kami ng katayuan sa buhay, Panginoon, kaya in-encourage kami dito ni Paul. Ngayong katotohanan, nag-focus kami sa Panginoon dahil dapat kami ma-comfort, hindi kami dahil ma-discourage. Dahil anak kami ng hari, anak niyo mga Panginoon, kayo pinakamayama, talino, lahat na. Pray na maintindihan namin ito, Lord, at sa patuloy namin ito, Lord, ay tiwala kami, Lord, yung mga tutunan na apply na namin, Panginoon. So, yun lang po, Lord, Panginoon, kayo po magpala sa bawat isa, mag-iingat, in Jesus' name we pray. Amen.